So hi guys, welcome to my channel. So as you can see, andito tayo ulit sa garden. Balik tayo dito sa background natin, dito sa garden, sa ilalim ng net natin dito. Okay, kasi nung nakaraan, kung mapapansin niyo yung mga nakaraang videos natin is, nandun tayo sa bandang unahan ng garden. Okay, kasi nung mga nakaraan is paulan-ulan dito guys, paambon-ambon. So ngayon naman is okay ang panahon. Hindi masyadong mainit, okay, hindi naman mawawala yung medyo alinsangan, okay, pero hindi siya umulan maghapon. So, hapon ngayon, so I think it's 4 o'clock. So, ngayong hapon, nandito tayo, so nakailang hapon na ako dito pa. Ang ipapakita ko sa inyo is kung paano magpropagate ng rubber plant or rubber tree, okay, through marketing or air layering. Air layering, kasi yung iba guys ang tawag nila dito is air layering, okay, pero ito yung kilala sa marketing or pagmamarket na sinasabi nga nila. So meron ako ditong dalawang pot ng rubber plant or rubber tree. Okay, balak ko silang i-market guys or i-propagate na, kasi tignan nyo, medyo mataas na siya. I think this is 4 feet na siguro. Okay. At lumulupay-pay na kasi medyo mabigat na siya. Pati itong isa. Pero kung mapapasa, ipapakita ko sa inyo. Okay. Sila naman is, dito is multi-branches na siya. May multi-branches na siya guys. Okay, sorry. Ito pala. Yan. So, diba? Pareho sila na mayroon ng nadagdag na dalawang branches. So, multi-branches na sila. Actually guys, itong dalawang ito is napatubo ko sila, 1 year na sila sa akin, 1 year na sila sa akin, and they are from stem cut lang. So diba, I am proud na nakabuhay ako ng rubber plant or rubber tree. Parang pinuto lang siya sa nga guys, kasi nauso dati yung sa online ko lang siya nabili na 100 per cutting. Okay, stem cut lang siya. Hindi ko nga sure dati if medyo bandang unahan siya or old na siya o kaya matured na siya. Pero luckily, napatubo natin siya. At as you can see nga, matured na siya. Diba, pwede na siyang gawin, sabi nga nila, mother plant na nakapat. Kasi diba, rubber tree sila. Tumataas talaga sila guys. Puno sila. If itatanim natin sila directly sa lupa, is tumataas sila. So since multi-branches naman na siya, multi-branch na siya, is ipropagate natin sila through marketing. Okay, so tapakita ko sa inyo mamaya kung paano gagawin natin. 5 ang pot ko dito ng rubber tree or rubber plant guys. So pero itong dalawa, sila muna yung unahin kong i-market kasi medyo mataas na at nalulupay-pay na, medyo mabigat na siguro. Okay, 5 sila guys, pero yung isa lang dito ang nabili ko na rooted na. So 4 yung napatubo ko na through stem cut. Okay, as in sanga lang siya, tapos napabuhay ko. So very proud ako dito sa napabuhay ko sila kasi ang tataas na nila. At hindi ko na-imagine dati na ipropropagate ko sila. Okay, so bago ko gawin or bago tayo tumungo sa pag-market sa kanila, is ipapakita ko naman sa inyo kung ano ba yung pin-repair kong mga gagamitin natin sa pag-market sa kanila. So unang-una, siyempre, meron ako dito. Wala akong cutter kasi, guys. Okay, so dapat is mas okay if cutter. Kaya lang, dahil wala, so gagamit tayo ng kutsilyo na hugasan ko na ito ng alcohol, actually. Kaya malinis na ito. And then, meron tayo ditong cocoa fiber. Okay, ito yung ipababalot natin doon sa sanga niya na babalatan natin later. Okay, actually, mas okay if moss ang gagamitin ninyong pambalot doon sa sanga na babalatan. Kaya lang, wala akong moss dito. Ang marami ko ako is cocoa fiber. So, gagamit tayo nitong cocoa fiber. Okay. Ibababat natin to actually. At may na-prepare na ako. Yan. Binabad ko na sa tubig yung cocoa fiber na gagamitin natin para moist siya pag ibinalot natin. At alam niyo ba, yung tubig na pinagbabadan ko ng cocoa fiber is nilagyan ko ng konting rooting hormone. So itong rooting hormone guys is galing sa Masitera. Okay, Masitera rooting hormone. This is worth 49 pesos ata. Nabili ko siya sa Lazada. Effective to the guys. Kanina ko pa sinasabi na nakapamuhay ako ng rubber plant. Itong mga ito is nabuhay sila ng sanga lang nung itinanim ko dahil dito. Ibinabad ko yung sanga siguro after 3 days.
Okay, after 3 days na nakababad sila sa tubig na may rooting hormone from Masitera, saka ko tinanim at tingnan nyo naman di po ba, buhay na buhay sila. And then, syempre, meron tayong plastic. Okay, transparent plastic. Para saan ang plastic? Okay, ito yung ipambabalot natin. Ito yung mag-hold sa cocoa fiber na pambabalot natin sa babalatan nating sangaliter. And then, meron tayong panali. Okay, transparent siya guys para makita ninyo if may development na ba, if may ugat na ba ang may ugat na bang sumusuloy doon sa pinalatan nating sanga. So I think mag-start na tayo. So ilalapit ko lang kayo guys. So ito guys, inilapit ko lang sa inyo para makita natin. So kung mapapansin niyo itong isa natin is ito yung mataas. So, syempre, dito natin siya babalatan sa medyo hahanap kayo ng matured na stem na. Kasi habang tumataas, guys, itong ating mga rubber plant, kung makikita nyo, green sila dito sa taas. So, ang pagbabalatan natin is dito sa bandang baba na kung saan brown siya, guys. Ibig sabihin, matured siya. Okay, so hahanap tayo dito ng node. Okay, yung sinasabi nating node is pag sinasabi natin node guys is yung parang pagsusuluyan ng ugat. Okay? Kung saan tumutubo yung mga dahon. So since dito is wala ng dahon, buhay naman ito. So dito sa hahanap tayo ng node. Okay. Yung may node guys dito sa parang matured stem niya. So ikot ko lang. So dito siya guys. So yan, ayaw mag-focus. Okay, wait lang. So, ito yung node, guys, na pagbabalatan natin. So, ito siya. Okay, ito na ba? No, ito, guys. So, itong node na ito, dito natin siya babalatan. Ito yung babalutan natin ng cocoa fiber. So, this one. So, mamarkahan lang muna natin. Siyempre, huwag masyadong malalim, guys, yung pag marka ninyo kasi baka pag binalatan nyo na is maputol. Ayan, mag-ano to guys yung dagta. Okay, actually madaling magkadagta ang rubber plant guys even kapag dahon lang yung naputol, magkakadagta at magkakadagta siya. So yung parang nasa gitna, ang babalatan natin is nasa gitna ang what you call this one, nasa gitna ang node. Okay, yun ang babalutin natin ng cocoa fiber, guys. So, as you can see, nakikita nyo ba na, ayan. So, ang marka natin is, dahil may dagta, ayan. So, markahan natin, ayun ang babalatan natin. So, ayan. Siyempre, huwag masyadong lalaliman, guys, yung pagmarka ninyo, kasi nga, baka maputol yung sanga. Ayan. Manipis lang naman guys yung kanyang balat. Okay. Madagta talaga siya guys. Maganda sana if cutter guys. Kasi madali siyang i-control pag cutter. Matalim naman na itong kutsilya natin. Kaya medyo malaki. Kaya hindi ko siya masyadong mag-grip. Okay. At kung ano man ang gagamitin nyo, cutter man o kaya kutsilyo guys, make sure na ito ay naugasan ninyong mabuti na alcohol. Ayan, kaskasin lang natin ng konti. So itong ginagawa natin pag-propagate ng ating rubber plant guys is marketing. O kaya yung iba ang tawag nila dito is air layering. Ayan, wait lang. Ikot lang natin. So, ito yung likod. Okay. I think, yan. So, ayon sa nabasa ko din, guys, at saka, ayon sa aking napanood, okay, pag nabalatan nyo na yung portion na,
na-decide natin na pagsusuluyan ng ugat, yung babalutin natin ng cocoa fiber or moss, is that kaskasin nyo pa ng konti. Kasi baka if yung ibabaw lang natanggal nyo guys, baka magkaroon lang siya ng panibagong balat, hindi siya tutubuan ng ugat. So, konting kaskas lang naman. Ayan. Hindi naman masusugat todo guys. So, matatantitan nyo naman yan. So, kaskasin natin ng konti. Ayan. So, andito yung node. Yung nasa gitna. And then, okay. Kukuha na tayo nung cocoa fiber na binabad natin sa tubig na may what we call this one, na may rooting hormone, guys. Siyempre, ito ay pwede nyo siyang spray spin lang ng tubig. So, ito siya. Ibabalot natin. Okay lang mapigayan, guys. Wait lang. Hindi nyo pala nakikita. Dahil meron siyang dahong nakaluyod. So, ito siya, guys. Pakita ko lang. So, ayan. Binalot natin ng cocoa fiber. Okay. Lang. Ayusin lang natin. Okay, at saka natin siya syempre lalagyan ng panali. Balahin natin. Okay lang mapiga guys. Or maubusin siya ng tubig. Pwede nyo siya actually spray-sprayhan ng tubig din para mag-moisturate siya. So, ayan. If nag-market kayo ng rubber plant, you guys, is huwag nyo siyang ilagay sa medyo mahangin. Kasi lalo't kinaskasan natin siya at binalatan. Okay, baka maputo lang kapag sobrang lakas ng hangin. So, ayan, nakaisa na tayo. Okay. Ito namang isa ang gagawin natin. So, yun lang guys. Natapos din tayo sa ginawa nating pag-markot. Okay? Okay? Pag-propagate ng ating mga rubber plant dito sa garden. So, ipapakita ko sa inyo kung ano bang naging tsura na nila. So, ulitin ko lang. Okay? Dun sa baka hindi mali or hindi ko siya masyado na-effect. So, mga ginamit natin is cocoa fiber. Okay? Ito yung pinambalot natin doon sa ito yung pinambalot natin doon sa binalatan nating sanga sa ating rubber plant. Okay? Instead of actually mas maganda guys if moss ang gagamitin niyo. Yung iba naman ang ginagamit nila actually is cocoa peat. Okay? Yun yung pinambabalot nila. So since ang marami sa atin dito sa garden is cocoa fiber, ito na lang ginamit ko. Okay rin naman ito guys sa pwedeng pangpaugatan ng ating mga rubber plant yung sanga. And then ibinabad natin ito sa tubig na nilagyan natin ng ito siya, rooting hormone from Masitera. So, effective to guys. Okay, syempre gumamit tayo ng transparent na plastic para makita natin if may improvement na ba, if nagkakaugat na ba yung ating binalatan. And then, syempre, panali. So, ipapakita ko sa inyo ngayon yung natapos natin, guys. So, ito yung isa, guys, na ating nabalot. O, diba? Ayan. So, medyo moist or basa ang ating ipinambalot na cocoa fiber kasi ibinabad nga natin siya sa tubig na may rooting hormone. So, as you can see, ito yung binalatan natin siya is dito sa node. Okay, ito yung sinasabi nating node, guys. Saglit, ayaw mag-focus. Okay, ayan po. Ayaw mag-focus. Okay. So, sa pagitan ng mga node na ito, ito yung tutubuan kasi, guys, ng roots. Kaya yan ang binalatan natin. And then, tatalian natin siya.
spray-spray lang ng konting tubig para maging moist ito, guys. Okay, so ayan, makikita natin if mayroon siyang tumubo ng ugat. And then dito naman sa isa, okay, ito guys, nilagyan ko na ng saglit. Nilagyan ko na lang stick, sorry. Nilagyan ko na lang stick kasi medyo nabubuway siya. Mabigat na talaga kasi siya, guys. Ayan, oh. Ito yung mataas natin. At multi-branches na siya kasi. Okay. Dito natin siya binalatan or minarakot. Ayan. So, itinali ko lang para hindi siya mabuway. So, makikita natin dyan, guys, if inugatan na ba siya or tinutubuan na ng roots yung binalatan natin. So, i-update ko kayo if okay na sila. So, ayan lang, guys, ang laman ng video natin today. Sana'y nagustuhan ninyo at nakakuha kayo ng tips o kaya idea kung paano ba natin ipropagate yung ating mga rubber plant or rubber trees sa ating mga garden. Okay? So, I'm sure, okay, sa mga napanood ko din, guys, at saka napag-aralan din naman natin ito, di po ba, na nag-aaral tayo sa agriculture, at saka sa mga nabasa ko, okay, kakaroon ito ng ugat, maging successful ito, pero let's pray pa din na mag-succeed siya, okay, kasi matured naman na yung binalatan natin sanga niya, okay, yung may node. So, ayun lang, guys. Don't worry. I-update ko kayo if anong mangyayari sa ating mga pinropagate na rubber plant. So, hanggang sa muli. See you on our next video or vlog, guys. Salamat ulit sa panonood. Sana'y nagustuhan ninyo. Keep safe, everyone. Thank you.